Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Milechon. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita. Iyak, kaya pala takot China. Fake pala mga missile ng China. Literal na made in China. Peke. At yon, paalala lamang. Ito yung reaction video lamang. Ang naman sumasalaraon dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yon, play na natin. Sa nagsasabing tatawanan lang China ang BrahMos supersonic cruise missile, nagkakamali kayo dyan. Sa totoo pa niyan, nababahala na ang China sa pagdating nito. Alam niyo bakit? Naalala niyo ba ang balita noon? Napalpak ang napakadaming missile ng China. Imbis kasi na fuel o gasolina ang laman nito, tubig ang kinergas sa missile. Display lang pala ang mga armas ng China. Baka mas marami pa dyan ang peke, diba? Kung alam mo lang, sobrang lala kaya ng corruption sa Defense Department ng China. Bilyong-bilyong dolyar ang pinapasok ng China taon-taon. Kaya ang daming corrupt na opisyal doon. Ilang Chinese general na rin ng China ang pinatalsik sa pwesto. At hindi pa tapos si Xi Jinping na ubusin ang mga taong to. There's at least 15 people. Dito nga mga kabalita natin, no, na talagang itong mga chekwang to, itong China, eh, maraming ang peke na nagkalat nga sa mga ginagawa nito, lalong-lalo na no, sa kanilang missile. Na dito nga, isa sa talagang inagpahiya dito nga no, sa presidente ng mga chekwang to ng China. Dito nga kay Xi Jinping, na kung saan yung naikarga nga, eh, tubig nga, no, at talagang hindi nga ito lumipad mga kabalita natin. At dito nga yung tila nga ba no, na talagang mga galaw o talagang mga panakot na mga chekwang to na maaari nga talagang pinaparami lamang yung kanilang kagamitan o yung mga malalakas kuno na talagang pipwedeng lang mga ipang-atake eh. Na pipwedeng karamihan dito eh talagang hindi totoo, talagang may sapeke nga. Dahil nga sa tila nga ba nagiging galaw ng mga chekwang to ng China na puro pananakot at talagang hindi nga basta-basta makatugon ngayon. Na kung saan eh talagang pinapakitaan sila ngayon ng US na nga talagang totoo nga mga missile na talagang matitindi at talagang kakaiba na maaaring pumigil at talagang hindi basta-basta na kapag lumipad eh makakapangwasak at makakapandurog nga no, ng tatamaan nito. Na ito nga ang isa sa hindi nagugustuhan ng mga chekwang to ng China o talagang kinababahala at kinakatakot. Yung mga inilalabas ngayong mga kagamitan ng US na maaaring isa sa maging balakid nila o talagang hindi nila talaga kakayanin kung sakaling makipagsabayan sa US. Ito nga mga chekwang to itong China nga no. Dahil sa lakas at tindi na ipinapamalas na prehensya at tugon ng US ngayon, ang isa sa tila nga ba pag uumiyak at talagang hindi pagkatanggap ng mga chekwang to ng China na nagiging hakbang lalong-lalo na ng US at syempre ng ating bansa. At yun, tuloy pa natin. People from the defense establishment have been purged in recent months. Now, some of the extraordinary sort of insights that we got in this story include things like missiles being filled with water instead of fuel. Kaya sa nagsasabing tatawanan lang ng China ang BrahMos missile, siguradong pro-China kayo ano? O baka naman pro-Duterte? Kahit anong sabihin nyo, dito inaasahang lalakas ang defense capability ng ating bansa. Literal na magdadalawang isip ang China ang pasukin ang Pilipinas. Balak ipwesto to sa mga lokasyong pinaghihinala ang unang aatakin o lulusubin ng mga Chinese. Hindi na to inanunsyo pa ng National Security Council. Pero paniguradong mayroon to sa Batanes at mayroon din to sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. BrahMos is a game changer for the Philippines. It's a game changer for the Philippines because it will strengthen our coastal more of a deterrence. Na parang kung sakasakali, di ba, mag-iisip-isip yung ibang mga bansa na pasukin yung ating waters because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile which is going to be deployed to the Philippine Marines. The BrahMos missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Di nagsasawa ang Chinese Foreign Ministry na gumawa ng fake news. Overtime na nga raw sila magtrabaho para siraan lang ang Pilipinas. Tinatawag tuloy ito ni spokesperson Malaya na fake news master. Puro propaganda at kasinungalingan lang kasi ang lumalabas sa bibig ng China. Dito muling uulitin ng administrasyon. Hindi kailanman kikilalanin ng gobyerno ang pinangako ni Duterte. Kay Duterte kayong magreklamo, China. Huwag kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino. The propaganda masters at the Chinese embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country
for one purpose alone: to push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi daw tayo marunong tumupad sa mga usapan. This new model is nothing more than a new invention. As the President clearly stated, there is no agreement whatsoever about a UN Shield. And we shall continue to do all activities within the bounds of international law, and we shall brook no interference in our lawful action. Panawagan pa ng National Security Council, huwag kayong maniwala sa propaganda ng China at mga pro-China ng mga Pilipino. Ginagawang dahilan lang yan para pag-away-awayin tayong lahat. In short, nilalaso ng China ang utak natin para hindi mapansin ang harassment ng China Coast Guard sa ating mga kababayan. Kayo, payag ba kayong binubuli-buli lang tayo? Payag ba kayong minamaliit lang tayo? Panahon na para tumindig sa sarili nating mga paa. Na pinapatulan natin yan, the more na nagsasabong ang Pilipino, the more na humihina yung ating posisyon. Kasi ultimately, the objective of all of this propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. Kayo, handa ba kayong labanan ang fake news na ipinapakalat ng China at mga pro-China Duterte? Ikomento sa baba ang iyong salubin. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga yung talagang patuloy no, na ating talagang iginigit na ating soberanya laban sa mga checkwang sa China. Na hindi na nga basta-basta yung nagiging tila nga ba paghahanda o talaga nga paglalagay nga natin ng mga pandepensa at pagpapalakas syempre ng ating bansa at mga kagamitan na talaga nga maaaring tumugon na talagang maaaring sumupil sa nais ng mga checkwang toon ng China nga. Na kung saan itong US patuloy nga na nagbibigay ng malakasang tugon at prehensya no, na hindi nga nag-aalinlangan na magpadala o talagang maglagay ng mga missile o talagang pwede nga maging kapaki-pakinabang dito sa bahagi ng ating mga teritoryo. Dito nga itong mga checkpoint to, itong China ay patuloy naman sa pag-uumiyak at talagang hindi pagkatanggap siyempre sa nagiging dating at talagang lakas na ginagawa nga ng US. At patuloy yung ginagawa nilang propaganda na tayo ang pinapalabas na masama at mali dito sa bahagi nga ng ating mga teritoryo. O yung ginagawa nating malakasang pagdepensa o pang paghandaan nga ang ano't ano pa mga binabalak ng mga checkwang to ng China o yung mga bansa nga nais nga talagang magbigay hindi maganda nga tugon sa ating bansa. Na dito ay pinapakita lamang na talagang dapat nating hindi nga no, tang-ayunan yung mga ginagawang mga propaganda dito sa ating bansa ng mga checkwang to ng China. Lalo-lalo na yung mga pro-China na nais nga sirain yung ipinaglalaban natin na talagang nais nga bigyang taktika o talagang propaganda yung ating bansa at talagang patuloy nilang nais nga na pahinain na talagang bigyan nga ng hindi magandang tugon yung ating bansa no. Na dito mismo talagang may mga pro-China na gumagawa nga na hindi tamang hakbang no laban nga sa ating bansa. Na ito nga talagang umaakap nga at talagang sumasamba no at talagang humihimod sa mga checkwang to sa China. Ang tila nga ba ngayon ang taga-protekta o yung nagpapalaganap yung mga peking balita nga no laban sa ating bansa ang nais nila nga talagang maging tugon no yung kanilang nagiging balakin yung nagiging nilang takdain upang talagang tuluyang masira yung ating bansa. Ito nga mga pro-China na talagang ito nga mga humihimod at talagang nakikinabang sa mga checkwang to o sa China nga. Na dito ay dapat lamang syempre na malabanan yung mga gantong nais nilang ipakalat na mali laban nga sa ating bansa nga. Na dito nga ay nakikita lamang natin na yung ating bansa dito sa mga checkwang to sa China nga patuloy na pumapalag at talagang hindi nagpapabaya at patuloy yung mga paghahanda at patuloy nga yung mga pagsasanay upang matugunan yung ating mga kakulangan na talagang yung ating mga pandepensa ay mas mapalakas pa nga dito mga kabalita natin. Na umano'y minamaliit nga daw itong Brahmos na ipinadala sa ating bansa. Pero kung susumahin nyo na talagang isa to sa pinakamalakas no, na missile ngayon na talagang gawang India nga. Na isa lang naman ang India sa may mga pinakamalakas na armas no, sa buong mundo mga kabalita natin. At talagang hindi rin nagpapahuli pagdating nga sa lakas sa talagang tindi ng mga armas nito na talagang dito sa tindi ng mga pinsala din na maaaring tamuhin sa Brahmos missile hindi rin basta-basta mga kabalita natin. Na talagang dito nga pinapakita lamang na talagang handang magpalakas at talagang handang palakasin yung ating puwersa, yung ating mga kagamitan o yung ating maaaring maging tugon na talagang yung ating maaari nating mga pandepensa mas dagdagan pa
at tuluyang ipakita sa mga chekwang to sa China na talagang hindi rin papahuli o talagang patuloy na magpapalakas at magpapalakas yung ating bansa upang hindi na basta-basta mabuli o gawan nga ng hindi tamang tugon ng mga bansang nais tayong kunan ng mga teritoryo, kabilang na itong mga chekwang to o itong China na nagpapakita lamang na kahit maliit tayong bansa, marami namang suporta at talagang handang palakasin yung ating hukbo o yung ating hanay o yung ating pwersa nga, makapagbigay nga ng talagang magandang seguridad at lakas na pwedeng ipamalas din sa ano't ano pa mga magiging hamon ng mga tila nga bambansa nga nais tayong kunan ng mga teritoryo o sakupin. Ano? At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa iba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, tumulang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.